Nah bos, thank you sir, thank you sir, selamat. So yun guys, so nandito ngayon sa Memory PH dito sa Pasig. So bumili lang tayo ng microphone para sa ating GoPro Hero 7 mga chong. Sa wakas, so at last nabuo din natin yung ating moto vlogging setup. So shout out kay Sir Roland sa kay Matte Black Moto Vlog. Pinang motor tong, hirap talaga ang puta. So bago mabili tong, actually mga chong, di ba meron nata? So nabutan na tayo ng traffic no. So actually mga chong, matagal na yung GoPro Hero 7 natin. So I think mag 1 year na din siya. Tapos so bago mag Hero 7 no, ang gamit natin is SJ6 Legend. So nung una okay naman ako sa kanya, kaya lang nabitin ako kasi wala siyang ano. Hinahanap ko sa camera is yung merong super view, super wide view. Yon. Para may hyper smooth. Para smooth na smooth yung pagbo-vlog natin mga chong. So since medyo may kamahalan yung ano eh, yung microphone adapter, yung kasi yung nagpapamahal sa ano eh, sa moto vlog yung setup eh. 'Di ba para sa adapter 3,400, 'di ba? Kaya nag-isip ako ng alternate way para magkaroon tayo ng medyo maganda-gandang audio sa vlog natin, no? So yun na nga yung foam. Kung gusto nyo malaman, mga chong, panoorin nyo lang. Ito yung link ng moto vlogging setup ko before pa ako mag-microphone talaga. Yung mismong GoPro. So yun nga, ang dami kong naging aberya bago ako mabuo to. So dapat nung Sabado pa eh, so Monday na ngayon. 'Di ba nung Sabado, 'di ba naubusan sila yung memory PH ng mic adapter. So, ayun, umorder ako sa ano, sa tao na lang kay Christian lo. Shout out Sir Christian no. Kung gusto niyo umorder sa kanya ng mic adapter, sa kanya lang kayo umanap. PM niyo lang siya. Pauwi na tayo. So, hopefully matesting natin 'to sa high speed kung magiging maganda pa or wala ba siyang wind noise, kung kamusta yung wind noise niya kasi yung ang mahal yung ano eh, nung Mic Pro na binili ko, 1,500 para sa Mic Pro. Hindi siya boya, sabi ni Memory PH, ito daw yung maganda, less wind noise daw. So testingin natin, susubukan natin kung totoo ba. So sana magkaroon tayo dito ng malinis na daan para masubukan natin. Matraffic na, rush hour na kasi ng oras na ba? Alas 6 na ata eh, no? Magkano ba yung GoPro Hero 7 moto vlogging setup kapag buo? So sa camera, nung binili nung time ko kasi, nasa 20k pa siya. Traffic. Thank you. So yung mismong camera pa lang yun, then isang battery, wala pang memory card. Sa memory card, gagastos ka ng 1k to 2k. Hindi naman sapat yung isang battery na, kailangan na extra battery. So mga battery, around 1,000 pesos din yan. Tapos yun nga, syempre dun pa lang masakit na no. Pero kapag mag-start ka mag-moto vlog, hindi mo naman kailangan ano, hindi mo naman kailangan, aray ko, putang ina mo. Hindi mo naman kailangan mag ano agad magmamahaling go, magmamahaling camera setup agad mga chong. Andiyan yung SJ, andiyan yung SJ cam. May mga bago na lumalabas kayo na camera na quality. Pero I'm not aware. Diba? So pwede nyo ring consider yung mga choices na yon kung budget nyo lang hanap nyo. Basta ano, pag mag-start kayo mag-moto vlog, diba, mag-start kayo kung ano yung meron kayo. Diba? Hindi nyo kailangan agad na sobrang mahal ng moto vlog yung setup nyo. Ako nung nag-SJ kasi, sinubukan ko lang, ano, naisip ko, masarap kayo mag-vlog. Parang masarap mag-vlog eh, no? Masarap i-express ng sarili mo. Parang ganun ba? Kasi nagustuhan ko, and then all of the sudden, naisip ko na mag-upgrade sa GoPro para mas gumanda yung video quality natin. Diba? Sa para mas maporma. Yun talaga yun eh. Wow, yeah. So hopefully walang windows to no kasi sa setup pa natin eh, adjust pa natin to. So hindi ko pa talaga naririnig kung ano yung ano. Kung ano talaga yung audio quality niya. Yeah. Napaka-traffic ang pota.
Bibigay na rin ako ng konting word of wisdom para sa mga aspiring motovlogger natin, no, na nag-iisig mag-motovlog. Sa una, mga chong, masarap siya. Yung feeling na na-express mo yung sarili mo, diba, yun yung pinaka parang importante sa lahat eh. Ma-enjoy mo yung ginagawa mo. Dapat yun yung magiging ano mo, yun yung magiging number one reason mo, mga chong, kung bakit gusto mo mag-vlog. Okay, hindi dahil gusto, uso siya, trending siya, no, ano siya, patok, ganun. Hindi, hindi dapat ganun, mga chong. Mali yung mindset na ano, na gusto mo mag-vlog kasi may pera sa motovlogging eh. Hindi, hindi dapat ganun. Gusto mo mag-vlog kasi ano, ay, sige, go, go, go. Gusto mo mag-vlog kasi ano, gusto mo magkaroon ng sponsor, no, gusto mong sumikat. Ganun. Mali yung ganung mindset, mga chong. Hindi ganun ang ano, hindi ganun ang mindset kapag mag-motovlog ka. Kasi kapag yun ang mindset mo, paano? Paano pag hindi ka sumisikat, hindi nag-boom yung mga videos mo, mga vlog mo, walang nanonood, walang nagsusubscribe sa'yo, diba? So anong mararamdaman mo? Syempre madedemotivate ka, diba? Kung yun yung magiging priority, okay, kung yun yung magiging reason mo bakit gusto mo mag-vlog, dapat, mga chong, ang magiging reason mo, yun na nga, paulat-ulit, yun yung passion mo, gusto mo siyang gawin, diba? May manood man o wala, may mag-subscribe man o wala, di ba? May mag-comment man sa'yo ng bad comment, di ba? Good comment, okay lang sa'yo. Ganon. Basta mahalaga sa'yo, nakapag-vlog ka, na-express mo yung sarili mo. Yung sahod, yung fame, di ba? Yung pag, yung sponsor, parang ano na lang yan, bonus. Ayun o, ang gwapo mo, anto. Anong motor to, sir? Ah, Honda. Uy, R15, no? Hey! R15. Ilang cc kaya to? Ilang cc yan, sir? Ilang cc? 400? Ah, not... Hindi ko nadinig. Pero ang pogi, oh. Laki. Bagay sa akin. Come to Papa. Tangin ang bilis. Yan, sige, tama-tama to. Para matesting natin yung wind noise. So medyo nakabukas yung visor ko ng konti. So pumapasok yung hangin dun sa aking mukha. So, para matesting natin kung kamusta ba yung magiging wind noise niya. Rev bomb, baby. Ako din, siyempre. Ang sarap lang sa feeling mo, chong, na ano, di ba? Nabuna natin yung motovlogging setup natin. So, mahal, ang mahal niya sa totoo lang, di ba? Parang hindi siya worth it. Pero pag gusto mo talaga yung ginagawa mo, di ba? Gastusan mo talaga eh. Pag gusto mo talaga mag-improve dun sa isang bagay, mga chong, di ba? You will make way para mag-improve. Hindi mo kailangan gumastos para mag-improve, mga chong. Hindi, hindi mo kailangan mo mag-isip ng way. Pero sa akin kasi, mga chong, gusto pa mag-improve yung ano, yung quality ng vlog ko, di ba? Ang sakit ng tenga ko dito sa helmet na to, ha. Ito lang talaga yung ayoko sa KYT NFR eh. Masakit siya sa tenga. Parang naipit yung tenga ko. Tapos ang sobrang sakit pa sa tenga ng wind noise. Mas maingay pa sa motor eh. So yung mga chong, eto na. Eto na ang hinihintay natin. Yun. So testing tayo ng wind noise dito, mga chong. Subukan natin mag kahit mga ano 90. Ako muna. Yun, thank you. Eh no, kahit nakababa na yung visor ko, napakasakit sa tenga ng wind noise. Basta umabot na ng ano, yung wind noise ng helmet, ha, hindi yung mic. Basta umabot na ng 60, pataas na na. Nagkakaroon na ng wind noise dun sa helmet, which is ang sakit sa tenga. So yan, kamusta? Makamusta yung wind noise, mga chong. Next time, susubukan naman natin ang mas mataas na takbuhan. Ngayon kasi, ano na yung rush hour, kaya traffic gaming talaga. Yan. Mga mote tayo. Ito talaga yung maganda sa motor eh, no? Walang traffic, singit kung singit.
Alam ko na tong masahit sa tenga na to, hindi ito yung helmet. Feeling ko yung ano to eh, yung adapter ng mismong mic eh, yung bakal eh. Siguro nilagay dito sa banda sa tenga. Ayusin ko na lang mamaya. Sa ito yun, sa kabila hindi naman. So feeling ko dun. Let's go! CBR. CBR. CBR 250 ba yun? Meron ba nun dito sa Pilipinas? Durog na yung tenga ko. Dito muna tayo. So wait lang mga chong. Tignan ko lang kung ano ito masakit sa tenga. I'm back mother father sa traffic. So yun na nga yung sumasakit yung adapter ng mic mismo. So in-adjust ko lang ng onte. Di ba nawala na? Sarap. So I think mga chong that would be it for today. And i-update ko na lang kayo kung sakali mang meron tayong update dito sa bago nating motovlogging setup, no? Wala naman na tayong maibablog, puro traffic na to. So once again, this is Brian Uchilt. And I'm out. Boom. Napaka-traffic. Ah. Peace out.